Lina Babali, Lincoln Estereo, aka Chenny's, and your skincare guru, and welcome back to my channel. So, hi everyone, especially sa mga baguhan pa lang at nakakapanood nitong video. Again, this is Lincoln Estereo at ang most karamihan po ng mga videos ko, pinapaalam ko lang to sa inyo. Ang channel ko is all about whitening product, beauty product, at mga lucky charm at mga pampaswerte. So kung kayo po eh baguhan pa lang at napadpad sa aking YouTube channel at pinapanood nyo itong video na to, might as well do consider my channel to subscribe, and don't forget, kasabay ng pag-subscribe nyo po, i-click nyo na rin po yung notification bell para i-update kayo ni YouTube sa mga further videos na i-upload ko ba in the near future. Okay, and again, I always say this, thank you so much, especially sa mga talagang mga solid supporters ko, to my friends, thank you sa mga nag-subscribe, walang hanggang pasasalamat, I owe a lot to you, I'm so grateful to you and to God sa lahat-lahat po talaga ng sumusuporta sa akin sa pamamagitan ng pag-watch ng mga videos ko. Thank you po sa inyong lahat. Okay, so yun lang po yung tanging alam ko, tanging paraan ko para maipaabot ko yung taos puso kong magpapasalamat sa inyo. So walang hanggang pasasalamat, okay? So yun naman po, okay? So without further ado, let's start our topic for today. So this is now the part 2 of the Navarro's Bleaching Whitening Soap, okay? So sa mga nakakaalam na at sa nakapanood na ng part 1, okay, yung part 1 ko ng Navarro's Bleaching Whitening Soap is unboxing po yon. So alam naman natin, lagi ko itong sinasabi sa inyo na every time na nagre-review ako ng product, bago ko siya gawa ng honest review, eh talagang ginagamit ko muna siya ng 2 weeks. So lagi ko yung inuulit para dun sa mga baguhan na nakakapanood pa lang. So 2 weeks po talaga yung time frame ko sa paggamit ng isang product, and then after 2 weeks or more than 2 weeks, and that's the time I will be doing the honest review. So again, nasa 2 weeks na tayo ngayon, and that's the time I will reveal to you kung totoo ba talaga, nakakaputi ba talaga to. So alam naman natin na itong Navarro's Bleaching Whitening Soap is ang pinaka main factor niya is really to lighten or to whiten our skin, okay? So kaya nga karamihan siguro talaga ng mga tao bumibili ng mga whitening soap is to really lighten or to whiten our skin, ika nga, di ba? So yun po yung hihimay-himayin natin mamaya, okay? So alam naman natin ang pinakapamantayan ko sa pagre-review, yung apat na category na yon, yung pinaka-apat na yon, kasi number one, yun na yung pinaka-packaging, number two, yung price, number three, yung texture mismo ng sabon, at higit sa lahat yung category number 4, which is yung benefits niya, yung claim niya, ano bang totoo ba talaga na may nakakaputi ba talaga siya, nakaka-soften ba siya ng skin, and whatsoever. So sasabihin ko sa inyo yung mga positive at mga negatives niya itong sabon na itong i-review natin. Okay, so ngayon, magsimula na po tayo sa category. By the way, bago pala ako mag-start, disclaimer, lahat po ng mga sasabihin ko dito sa video na to, lahat po ng lalabas sa bunganga ko is based on my own experience, based on my research, and based on my point of view, or ika nga yung opinion ko. Okay, so alam naman natin, magkakaiba po tayo ng opinion, magkakaiba po tayo ng skin type. Again, this is my channel, this is my review, this is my own experience. Lahat po ng mga sasabihin ko is kung ano lang po yung mga na-experience ko. No more, no less. Okay? So, let's proceed now to category number 1, which is yung packaging. Okay? So, yung packaging niya, napakaganda. Maliit lang siya, in fairness. Hindi siya yung medyo malaki. Pero, yung laman naman niya is 135 grams. So, karamihan talaga sa dinami-dami ng mga whitening soap na na-review ko, eh mostly talaga, yung timbang talaga nila is 135 grams. Okay? So, ganito po siya. Napakaganda niya. Very pinkish. Ano ba tawag yung sa kulay niya? May pagka-bright pink po talaga. Napakaganda. Simple pero maganda. At talagang Navarro's. Pag sinabing Navarro's, eh talagang para sa akin, parang tatak Pinoy talaga to. Okay? So, for me, paggawang Pinoy is
kailangan talaga natin supportahan, di ba? Para, syempre, ang ekonomiya, kailangan talaga mapalago. Kaya kailangan tangkilikin yung sariling atin, ika nga. Di ba? So, yung packaging, wala naman ako gaanong masasabi. Napaka-simple, very eye-catching yung kulay niya, which is yung bright pink. And then, may mga information na nakalagay dito at dito. So, mamaya po, sasabihin ko po, or babasahin ko po, kung ano ba yung mga nakalagay na information dito para at least alam ninyo, okay? So, alam naman natin na marami ng mga YouTuber na nakakapag-review nito. So, ngayon, panahon naman para ako naman magdi-discuss sa inyo kung ano-ano ba yung mga dapat i-discuss dito, okay? Kung ano yung mga positive or yung mga negative, okay? This is based on my experience. So, for me, the category number one, which is yung packaging, okay na okay. Very simple, very presentable. So, wala akong masasabi. Yun lang naman po. So, let's proceed to the category number two. Pasensya na po. Medyo nabubulol. So, category number two na po tayo, which is yung price at kung saan ko ba to binili. So, binili ko siya sa Lazada at hindi na rin kaila sa inyo yan, sa mga nakakakilala na sa akin. Most of my product na nare-review ko is talagang is made in Lazada or came from Lazada. Okay, so again, sa Lazada ko siya binili, but this is available through Shopee and sa mga other online store. Maybe like Zalora, but the physical store, hindi ko lang sure kung may mga nabibili ito sa mga Pure Gold, sa mga Super 8, sa mga SM, sa mga physical market. I really don't know. But if you want to purchase this, mas accessible siya through online like Lazada or Shopee. So, kung tatanungin niyo ako magkano binili ko dito, binili ko to ng buy one take one. Kasi pag isa-search niyo to sa Lazada or sa Shopee, ang daming seller na lalabas. Ang daming promo, may mga buy 3 take 2, buy 4 take 2, mga buy one take one, something like that. So, kailangan talaga kailangan marunong lang talaga kayong mag-calcula kung saan po kayo mas makakatipid. So, tamang ano lang po yan, ika nga, tamang diskarte kung gusto nyo po talaga bumili niya itong Navarro's Bleaching Soap. Kasi ang dami talagang nagtitinda niya ito through Lazada or Shopee. So, binili ko to sa halagang 85 pesos. Again, buy one, take one ko na siyang binili. So, 135 grams. Amounting of 85 pesos for the product itself, but kung isasama mo yung shipping fee, which is 40 pesos, that makes 125 pesos overall. So, kung tatanungin niyo ako kung sa product lang, medyo mura na kasi 85 pesos buy one take one. So, parang ang pumapatak is 22.50, something like that. And then, 42.50. Sorry, pasensya na po, mahina po ako sa math. So, 42.50 ang isa. Okay, so, para sa akin, hindi na ganun ka mahal po yun. Okay na po yung presyo. Ang nagpapamahal lang nga kapag nag-order ka ng online, eh, yung shipping fee po talaga is doon ka talaga napapamahal na. Kasi, pag may shipping fee na, nasa 125 pesos na, and that's the time, yun na po yung may kamahalan, okay? So, I leave it on to you, kung kayo na po mag-decide kung para sa inyo ba, eh, mahal ba to or mura, okay? It's up to you. But for me, it's a so-so. Pag sinabing so-so, okay lang po siya, hindi siya mahal, hindi siya mura, nasa saktong level lang po yung kanyang price, okay? So, pagdating sa price, wala akong masasabi, all is well, okay? So, let's proceed now to category number 3. So, but before I start the category number 3, gusto ko munang basahin kung ano ba yung mga nakalagay dito, okay? So, napakasimple lang talaga niya ito eh. Navarro's Bleaching Soap Instant Permanent White. Okay? So, ayan o. Instant Permanent White. Okay? So, directions for face washing. Wet the soap. Run soap repeatedly onto your hands to gather small amount of lather. Using only the lather, apply light circular motion to gently clean your entire face and neck area. Do not rub. The fruit extract exfoliating action takes effect upon skin contact. There's no need to use force. So rinse well. Pat the face and neck. Dry and fresh. Soft tissue or towel for body washing.
Rinse the bar soap all over the body. Lather well at least 3 minutes. Rinse well, pat the body dry with fresh and soft towel. Okay. So, for external use, only do a skin test before using this product. You may feel bearable tingling and itching sensation during bleaching. Do not rub, scratch the skin to avoid rashes. Do not apply open wounds. Avoid contact with eyes. Discontinue use if skin irritation persists. Store in cool and dry places. Okay, so mamaya, i-discuss ko sa inyo at magbibigay na rin po ako ng tips kung paano para mas maging mas more effective pa itong Navarro's Bleaching Soap Instant Permanent White. Ika nga. So, napakasimple lang talaga nung kanyang information. Wala siya masyadong cheche boreche. Ika nga. So, pagdating naman sa texture, papakita ko sa inyo ha. So, ganito lang po yung itsura niya. Okay. So, mamaya lang ipapakita ko sa inyo after using this for 2 weeks, kasi nandito na po yung pinagamitan ko ng isa. Kasi nga, dalawa binili ko. So, ito, nagamit ko na tong isa. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya after 2 weeks. Okay? After 2 weeks of using this. So, napakaganda niya. Naka-plastic pa talaga siya. Which is for me, okay na okay siya. Very presentable ika nga. Diba? Sabi ko yung sa category number 1. Diba? Tapos, meron siyang logo ng Navarro's. Ayan o. Meron siyang logo ng Navarro's. Napaka-simple lang talaga. Tapos, yung texture ng sabon niya, yung kulay niya, may pagka, parang may pagka pinkish, na may pagka whitish. Okay? So, mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga dapat kong i-discuss dito. Ayan. So, makapal po yung kanyang Navarro's soap. Makapal po. Ngayon, kung tatanungin niyo ba ako, mabango ba to? Ah! Konting-konti lang talaga yung bango niya. As in, sobrang konti. Oo, para siyang may pagkaamay na Quaker Oats, na parang may pagkahalong floor wax. Parang ganun yung naaano ko ah. Pasensya na, pero ito yung opinion ko eh. Sobrang konting-konti lang talaga nung bango niya, okay? So ngayon, ito yung brand, yung hindi ko pa nagagamit. So ngayon, after 2 weeks of using this, ganito na po yung itsura niya. So kayo na pong bahala humusga kung mabilis ba siyang malusaw o hindi. Okay? So after using this for 2 weeks, naging ganito na po yung kanyang itsura. Okay? So ngayon, kung tatanungin niyo opinion ko based on my experience, mabilis ba siya malusaw? Para sa akin, hindi. Okay? Kasi may iba kasing soap na after 2 weeks, ang sobrang nipis na. Yung iba pa ang whitening soap eh. As in, lusaw na. Pero ito, medyo may kapal pa siya. Kung ikokompara mo ito yung bago, and then after 2 weeks of using this, ganito na siya kanipis. Pero para sa akin, bilang isang skincare guru, makapal pa rin to ah, in fairness naman. So very solid tong talagang sabon na to. Sobrang solid niya talaga. At kung tatanungin niyo ako, okay na okay to pagdating sa budget kasi matagal siyang maubos para sa akin na based on my experience. Pero kung gagamitin niya siya sa banyo, hindi siya ganun kabango, walang amoy, as in talagang wala. So wag na po kayo mag-expect na babango yung amoy niya. So hindi po talaga siya ganun kabango. Pero despite of the scent, kahit hindi siya mabango, bumabawi naman siya sa bula kasi mabula po itong sabon na to, which is for me, I find it so good, yung mga whitening soap na mabula. Para sa akin, 2 thumbs up po talaga yung mga whitening soap na mabula, okay? Pero mostly naman talaga sa mga nare-review ko mga whitening soap eh, mabubula po talaga. Pero itong Navarro po talaga is talagang sobrang mabula niya. Napakaganda sa skin, lalong-lalo na po sa face, okay? So again, pwedeng-pwede po siya gamitin sa mukha, sa leeg. Lalong-lalo na, advice ko sa inyo kung kayo po ay may mga oily skin na katulad ko. Normal skin to oily skin, pwedeng-pwede po sa inyo tong Navarro Bleaching Soap. Pwede siyang gamitin sa mukha. At kung tatanungin niyo ba ako, ano ba yung mga naramdaman ko? As in, wala. Hindi siya mahapde, hindi makate, hindi, wala. As in, wala talaga. Walang hapde, walang kate, as in parang gumagamit lang talaga ako ng mga normal soap.
Pero napakaganda niya sa mukha kasi katulad ko, oily skin ako, pero ang lakas niya makatanggal talaga ng mantika sa mukha. Well, for me, this is so good. So if you have an oily skin, might as well gamit niyo to. Pero kung kayo naman po ay may mga dry skin, might as well, pwede niyo naman itong gamitin, pero sa katawan lang. Pero hindi ko siya ina-advise or nire-recommend sa mukha. Again, kung kayo po ay may mga dry skin, okay? But, pag oily skin kayo, pwedeng-pwede ito sa mukha. Ang lakas makakatanggal talaga ng mantika. As in, pack na pack. So, highly recommendable sa mga taong may mga super oily skin na katulad ko. Okay, so for me, pagdating sa texture, which is na category number 3, mabula siya. Although, hindi siya mabango, pero ang kinaganda dito is matagal siyang malusaw. So, pag sinabing matagal malusaw, eh talagang dyan yung papasok na yung kaperahan. Ibig sabihin, pag matagal malusaw, matagal maubos. So, pag matagal maubos, matagal kang bibili ulit. So, in short, pasok siya sa budget para sa akin. So, for me, the category number 3, wala akong masasabi. Pack na pack siya. Yun lang nga yung scent niya. Huwag na po kayo umasa na mabango siya. Okay? Kasi parang pinagdamutan tayo sa amoy. So, pero kasi para sa akin, mas maganda yung sabon na mabango po talaga. Mas nakakaakit. Mas nakakahalina. Pero itong Navarro, pasensya na po, pero wala po talagang bango. As in, sobrang konting-konti lang po talaga. Okay, so ngayon, dadako na po tayo sa category number 4. So, ano-ano po yung mga benefits niya ito? May positive ba? Negative ba? Nakakaputi ba talaga to? So, ngayon, upon using this for 2 weeks, ito yung mga nakuha kong benefits sa skin. Okay? So, nakakapag-soften siya ng balat for me, based on my experience. Nakakapag-smoothen siya ng balat. At nakakapag-nourish siya ng balat. Nakakapag-linis talaga siya ng balat. Well, for me naman, whether it's whitening soap or antimicrobial soap, eh, talagang nakakalinis talaga siya ng balat. Okay? But, kung tatanungin niyo ba ako, nakakaputi siya? Yes. Nakakaputi talaga siya based on my research, based on my experience, and based on my point of view. Nakakaputi talaga siya, lalong-lalo na kung italagang itutuloy-tuloy niyo itong Navarro's bleaching soap. But, medyo duda lang talaga ako dito sa sinabi niyang instant permanent white. I really don't know kung talagang kaya niyang i-maintain yung sinasabi niyang instant permanent from the word itself, permanente white. So, I really don't think so. Okay? So, pero kung itutuloy-tuloy nyo yan, siguro may possibility na kung non-stop yung paggamit nyo niya itong Navarro's bleaching soap, may possibility na parang magiging stable siya. Alam niyo yung kasi tinuloy-tuloy nyo, so parang na-maintain nyo. So, siguro that's the time, yun yung sinasabi niyang instant permanent white. Okay? Huwag nyo lang ititigil. Pero siguro kung tinigil nyo, baka bumalik sa dating skin ninyo. But for me, this is 100% legit, very very true na nakaka-lighten talaga siya ng skin, nakaka-whiten siya ng skin at higit sa lahat, very highly recommendable sa mga taong may mga oily skin, ang lakas makapagpatanggal ng mantika sa mukha. So, for me, this soap is talagang highly recommendable kasi mas marami akong nakuhang benefits or yung mga positive side kung i-compare mo sa mga negative side. Okay, so for me, this is pack na pack. Ika nga, pagdating sa packaging, the price, the texture at higit sa lahat yung kanyang benefits, which is yung whitening. Kasi yun naman talaga yung pinaka, kaya tayo bumibili ng mga whitening soap, di ba? Kaya kayo, ba't kayo bibili niyo ito? Anong pinaka main purpose yun? Di ba? To really whiten your face, to really whiten your skin all over your body. So, yun naman po talaga yung pinaka major na adhikain, ika nga, ng isang taong gustong pumuti, okay? So, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, this soap has a lot of potential na nakakapagpaputi talaga siya ng skin. Basta kailangan lang po talaga tuloy-tuloy yung paggamit niya ito at kailangan sasabayan niyo po ng whitening lotion. Okay, so konting tips and advice. Kung gagamit po kayo nitong Navarro soap, might as well, pag kada scrub niyo, mag-antay po kayo ng 3 minutes. Ibabad niyo sa katawan niyo, yung buong mukha niyo at katawan niyo. Ibabad niyo ng sabon ng Navarro. And then after 3 minutes, 2 to 3 minutes, and then that's the time na magbanlaw na kayo para mas maging effective yung kanyang pag-whiten ng skin. Mas effective at mas maging mabilis, okay? Uulitin ko, magpangid kayo nito, magkuskus kayo nito, and then mag-ibabad nyo ng 2 to 3 minutes
para mas manuot yung kanyang mga ingredients sa balat ninyo, at the same time para mas mapabilis at mas maging effective yung pag-lighten ng skin ninyo. At sasabayan nyo po syempre ng effective na whitening lotion na hiyang sa inyo. So yun po yung pinaka-advice at pinaka-maititips ko sa inyo sa mga gusto talagang magpaputi. Okay, so sana po nagustuhan nyo itong video na to at medyo humahaba na po yung oras natin. For me, this is 100% legit, authentic, at highly recommendable. So, bili na po kayo at itry nyo kasi ang tagal talaga niyang malusaw, okay? At medyo mura-mura pa siya sa budget. Pasok siya sa budget. So, yun naman po kung kayo po may mga comment, question, violent reaction nyo, or feel free to comment down below at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. And if you find this video helpful and if you like this video, just like the video and then i-share nyo na ito sa inyong mga social media account like Facebook, Twitter, at Instagram. And don't forget, lagi ko itong uulitin, sa mga hindi po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and then i-click nyo na rin po yung notification bell para i-update kayo ni YouTube sa mga bagong video na i-upload ko pa in the near future. Again, this is Linka Deserio, aka Trendlinks and your skincare guru. See you next time for the next video. Bye!